intention natin tal lumipat din sa kaliwa. Tingin sa rear mirror. Signal. Sige, huwag ka magbe-brake. Huwag ka magbe-brake. Nasa gas lang. Tingin. Rear. Clear. Ha? Motor pa. Motor pa. Sige, tuloy-tuloy ka lang. Pag clear na, speed up ka lang konti. Pag-lipat. Sige, tuloy-tuloy lang yun. Meron pa? Wala na pa. Okay. Gas up konti. Lipat. Gas up. Pagka naglilipat ka, kailangan na dadagdag ka lang konting speed para makalipat ka agad. Patay mo signal eh. Okay, so focus ka lang, huwag ka madidistract sa kasalubong mo. Stay on your lane ka lang. Pag mayroong gustong umovertake sa'yo, hayaan mo lang sila na. Check mo lang time to time ang iyong linya kung nasa alight ka naman. Pagkaganyan, tuloy-tuloy lang sa pagagas. Halimbawa, kailangan ka 40 ka lang. Pagdating na nasa 40 ka na, huwag mo lang tiinan. Huwag mo lang din siyang bitawan. Naka-stay lang siya doon. Para continuous lang yung takbo mo. Pero pag tingin mo na bumibilis ang sasakyan mo, bitawan mo si gas. Tapos more on, doon ka lang mas lamangan mo ang tingin sa malayo. Gitna mo lang lagi yan sa 12 o'clock lang na yun. Wala naman sa gabal sa harapan mo, tuloy-tuloy lang yan sa pag-gas. Yan, intersection yan. Ang direksyon natin dyan, diretso lang. So, pero before ka mag-cross sa intersection, kailangan muna mag-observe left and right. Pag clear naman, continuous ka lang. Okay, so nandito na po sa bypass road, sinihitan ano? Ilang tuloy-tuloy lang ito. Yung dump truck na yan, paunahin ko na. Pag malapit pa yung nasa ulahan, mag-walk up masyado pag-iidi. Taking bigger. Alam mo tan, yan kasi hindi natin karapatan yan. O baga, sa kalila yan eh, yung kasalubong natin. Kaya may puting linya, boundary yan eh. Kumbaga hangganan yan. Sige lang, tangula mo lang naman, bibitawan mo lang si gas niya. So mabagal siya. May tuloy lang ikaw, kung ano naman paano i-manage ang malamena. Dito, kapag tumatakbo ka na lang 60, so yung mga tipong hindi mo pwedeng biglain ng kapit yung malipena. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. Tapos bottoms up ka na. Nag-bottoms up ang paghawak ng malipena mo. Para yan, para hindi ka nagigigil. Para relax mo lang talaga siyang hinahawakan. Pag mga ganyang diretso na, bottoms up na ang paghawak. Parang pag mga ganyang slight curve lang, ang gawin mo dyan, pag naramdaman mo na medyo pumipilis ka, bitawan mo lang si gas. Yes, okay. Tapos focus ka lang sa pagkuha ng manubela mo. Pagmalis mo. Hindi mo siya kailangan brikan. Kung sakto lang naman yung, baga yung takbo mo naman ay manageable pa naman ang manubela. Pero pag tingin mo na medyo over na, yun, pwede ka mag-apply ng contact brake yun. Kasi dito, sa ganitong kalsada, pag mabilis ka, hindi ka rin dito pwedeng biglang mabibrelo. Yeah, tapos check mo yung linya mo. Tingnan mo yung kanan mo. Check mo yung right side mirror mo. Mawala ka sa linya. Pumasok ka. Pasok ka sa linya mo. Kasi sinasagasaan mo yung linya eh. Pasok ka yan. Dapat ganyan. Tingnan mo yung spacing mo. Pag ito kasi tan, ito itong portion na to. Ito, pag umalay na yan dito sa saguhit, ibig sabihin, inaapakan mo na ang linya. Kasi ito, ito yung portion ng gulong. Sa lagi mo lang, tingnan mo. Pag lagi mong nato 12 o'clock yan, yan ganyan. Yan, awareness lagi sa speed.
Okay, babalik na kami ni Nathan sa Talisay, you know, para kay Talisay. Magla-lunch muna kami. And then, pahinga. Tapos, marking naman kami. So, dito sa pwesto natin, kaya sabi ko, dalhin mo siya sa 60. Kasi itong pwesto natin, passing lane. So, dapat ang ating speed dito ay 60. Focus ka lang sa unahan. Hindi naman umiliis ka. Basta laging 12 o'clock lang. Ang mga ganyang slide curve, bitawan lang si gas. Focus ka lang sa manibela. Yeah. Pag bumagal siya, balik ka lang unti-unti sa pag-gas. Okay, sige. Gas lang ikaw, tuloy-tuloy at bumabagsak ka sa 60. Sige, gas lang ikaw. Kapag ganyan may kasalubong ka, stay on your lane ka lang. Huwag ka maiilang sa kanya. Yan. Nasa gitna ka lang ng lane.